at sa mga nakikibahagi sa banal na pagdiriwang na ito sa pamamagitan ng live streaming dito sa Dambana ng Dioseses ni Jesus, ang Banal na Salita ng Christ the King Mission Seminary, Quezon City. Tayo po ngayon ay nasa 20th linggo sa karaniwang panahon. Pamumunuan ng ating banal na pagdiriwang ni Reverendo Padre Benigno Beltran, SVD, Associate Priest ng Shrine. Tumayo po ang lahat sa pasimula ng ating misa. Sambitin, paanong di tayo lingapin? Bayan muling magtipon, awitan ng Panginoon. Sa piging sariwain, pagliligtas niya sa atin. Sa piging sariwain, pagliligtas niya sa atin. Sa ngala ng Ama, na Anak, na Espiritu Santo. Amen. Ang biyaya ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang liwanag ng Espiritu Santo, naway sumain niyong lahat. At sumain niyo rin. Mga kapatid, nasa 20th linggo na tayo sa karaniwang panahon ng simbahan. Ang paksa ay yung apoy na nais maglabag-ablab ayon sa Ebanghelyo. Sa mga pagkakataong nanlamig tayo sa pagpapahayag ng kaharian ng Diyos, pagsisihan natin ating mga kasalanan. Ikaw ang banal na diwa na pinadala ng Ama upang iligtas kami sa aming mga kasalanan. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Nabayubay ka sa krus, namatay ng isang kahindik-hindik na kamatayan upang mabuksan para sa amin ang pinto ng kalangitan. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Babalik ka sa wakas ng panahon upang hukban ang mga buhay at mga patay at pananagutan namin ang lahat ng aming ginawa, mabuti at masama. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng mga kapangyarihang Diyos, patawarin ating mga kasalanan, patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagbubunyi ka namin, pinasasalamatan ka namin dahil sa dakila mong angking kapurihan. Panginoong Diyos, Hari ng Langit, Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, Panginoong Hesukristo, Bugtong na Anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, Anak ng Ama, Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama, maawa ka sa amin. Sapagkat ikaw lamang ang banal, ikaw lamang ang Panginoon, ikaw lamang o Hesukristo ang kataas-taasan, kasama ng Espiritu Santo sa kadakilaan ng Diyos Ama. Mapuri sa Diyos sa kalitaan.
manalangin tayo. Manaming makapangyarihan, lingid sa aming paningin ang mga inihanda mo para sa mga nagmamahal sa iyo. Padaluin mo sa amin ang agos ng iyong pag-ibig upang sa pagmamahal namin sa iyo ng higit, makamtan namin ang iyong mga pangakong di malirip o hindi pa sumasagi sa isip namin o panaginip. Iniluluhog namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Jeremias. Noong mga araw na yun, sinabi ng mga pinuno sa hari, "Kamahalan, dapat ipapatay si Jeremias. Sa kasasalita niya ay matatakot tuloy ang mga kawal, pati ang mga mamamayan. Hindi nakatutulong sa bayan ang taong iyan. Manapay-ibig niyang mapahamak tayong lahat." Kaya't sinabi ni Haring Sedekias, "Kung gayon, gawin niyo sa kanya ang ibig niyo. Hindi ko kayo mapipigil." Dinakip nila si Jeremias at dinala sa may balon ni Prinsipe Malkayas sa himpilan ng mga bantay. Matapos talian ng lubid, inihugos nila si Jeremias sa balon. Hindi tubig, kundi burak ang laman ng balon, kaya lumubog siya sa putik. Pumunta ron si Ebed-Melek at sinabi sa hari, "Kamahalan, masama ang ginawa ng mga pinuno. Inihulog nila sa balon si Jeremias. Maaaring mamatay siya sa gutom pagkat wala ng pagkain sa lungsod." Iniutos ng hari na magsama si Ebed-Melek ng tatlong lalaki at pagtulong-tulungan nilang iahon sa balon si Jeremias at baka mamatay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ako ay naghintay sa aking Panginoon at dininig niya ang aking pagtaghoy. Balong malalim na lubhang maputik, iniahon niya at dooy inalis. Ligtas na din nila sa malaking bato at naging panatag, taglay na buhay ko. Niya ako pagkatapos ng bagong awiting pampuri sa Diyos. Ang bawat makasaksi ay matatakot at sa poong Diyos magtitiwalang lubos. Ang pagtulong mo sa amin.
Yumaman ako at wala ng lakas, ngunit sa isip mo'y di mo kinakatkat. O aking tagatulong, tagapagligtas, Panginoong Diyos, huwag ka nang magluwat. Pagbasa mula sa sulat sa mga Hebreo. Mga kapatid, yamang naliligid tayo ng makapal na saksi, iwaksin natin ang kasalanan at anumang balakid na pumipigil sa atin, at tayo buong tiyagang magpatuloy sa takbuhing nasa ating harapan. Ito natin ang ating Panginoon Jesus, na siyang pinagmumula ng ating pananampalataya at siya ring nagpapasakdal nito. Dahil sa kagalakang naghihintay sa kanya, hindi niya ikinahiya ang mamatay sa krus at siya ngayon naluklok sa kanan ng trono ng Diyos. Isip-isipin niyo kung gaano ang tinis niyang paglaban ng mga makasalanan upang hindi kayo manlupaypay o panghinaan ng loob. Hindi pa humahantong sa pagdanak ng inyong dugo ang pakikipagtunggali ninyo sa kasalanan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo bilang paggalang sa mabuting balita. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mabuting balita na ating kaligtasan ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alaga, "Naparito ako upang magdala ng apoy sa lupa at sana'y mapagningas na ito. May isang binyag pa na dapat akong tanggapin at nabagabag ako hanggat hindi natutupad ito. Akala ba ninyo pumarito ako upang magdala ng kapayapaan sa lupa? Sinasabi ko sa inyo, hindi kapayapaan, kundi pagkakabahabahagi. Mula ngayon, ang 5 katao sa isang sambahayan ay mababahagi. 3 laban sa 2, 2 laban sa 3. Maglalaban-laban ang ama at ang anak na lalaki, ang ina at ang anak na babae, gayon din ang biyen ng babae at manugang na babae. Ito, mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Sa Ebanghelyo, sinabi ng Panginoon, "Naparito ako upang magdala ng apoy sa lupa at sana'y napagningas na ito."
Ang tanong sa bawat isa sa atin ngayon, ikaw ba tumutulong upang mapagningas itong apoy na siyang dahilan kung bakit bumaba ang banal na diwa at taging tao? O sisain po natin ang ating budhi. Tapos titignan natin, ano ba ang ibig sabihin ng papagningasin? Sumulat po ako ng libro, sana malinaw sa screen. Delighting with fire, transforming lives for a sustainable future. Kailangan mag-sindi ka ng apoy. Kailangan mabago ang buhay ng mga tao para magkaroon ng likas kayang kinabukasan. Sustainable future, yung pang matagala. Delighting with fire, transforming lives for a sustainable future. Sinulat ko po yan para sa mga guro, para mabago ang ating pamamaraan ng edukasyon. Kasi kulela tayo lagi. Pag may global assessment, out of 79 countries, number 79 ng mga Pilipino sa reading comprehension. Asenso tayo ng kaunti sa science and math. Out of 79 countries, number 78 lang tayo. Nakakaya! Yung henerasyon namin, pagtatawanan. Grade 4 pa lang kami, nagsusulat na kami ng theme noon eh. Bakit, ano pa, anong pamamaraan ang tinuro sa amin? Bakit napagningas ng teacher ko yung curiosity ko? Nasusulat ako ng mga libro. Si Lighted the Fire, Miss Romero, nakalimutan ko, baka wala na yun dahil ang tagal na noon eh. Pulang-pula yung mga theme ko pag binalik, formally ang spelling. Pero natuto din ako in the end. So ganyan po, papagningasin mo sa edukasyon. Kasi kung totoo yung sinasabi ng Department of Education, magpasintabi na ako. Pero pagbungad mo pa lang sa school, anong nakalagay? Core values. Core values daw ng DepEd na dapat ikintal sa murang isipan ng mga kabataan ay maka-Diyos, makatao, makabayan, makakalikasa. Ayun yung sinasabi sa Ebanghelyo. Papaliwanag ko mamaya yan. Pero yung aking title, kinuha ako kay William Butler Yeats. Ang nakalagay, education is not the filling of a bucket, yung parang balde na papunuin mo lang, it is the lighting of a fire. Kaya, inuugnay ko ngayon sa sabi ng Panginoon, naparito ako upang magdala ng apoy sa lupa, sana'y napagningas na ito. At ang tungkulin ng bawat disipulo ni Kristo, tumulong para magdingas itong apoy na kanyang ginawa. Napakaliwanag. Vision, mission, goal, andyan lahat yan. Mapagningas ang apoy na siyang dahilan kung bakit ang banal na diwa naging taong kagaya natin. So usisain ninyo ang inyong budi, pati mga magulang. Kung buhay pa yung lolo ko ngayon, yung mga kabataan ngayon, sisigawan eh, sinvergüenza! Kasi, hindi na maghalang. Hindi ka na pinapakinggan dahil nakakoton buds na eh. Pag tinawag mo, sabihin mo, ano po yun? Wait lang po. Pagkatapos, babalik na naman doon sa kanyang TikTok. Kaya, may batas tuloy. Good manners and right conduct, ituturo na raw sa school. Wala naman kami, meron kaya kaming ganyan, parang hindi ko maalala eh. Kasi sa bahay pa lang tinuturuan na kami, pag hindi ka gumalang, kakatukin yung ulo mo. Hindi natin napagningas na ngayon ang mga kabataan. Lumalabas sa survey, ang mga kabataan, karamihan sa kanila, wala nang pangarap sa kinabukasan. Basta may signal, may route ba, 100 Mbps para maka-download sila ng maka-download. Buhay na yung mga kabataan. Hindi na yung mag-iisip, 5 taon kaya mula ngayon, saan ako pupulutin?
sampung taon, dalawampung taon. Basta may TikTok at saka Discord at saka nakakapaglaro sila ng Genshin Impact at saka Valorant, buhay na yung mga bata. Hindi nag-aapoy na ang kanilang mga puso. Nagkukulang tayo. Nasaan ba ang mga magulang? Bakit ituturo pa sa school yung dapat sa unang limang taon pa lang naturo na sa bahay ninyo? Maka-Diyos, makatao, makabayan, makakalikasan. Nasa Ebanghelyo. Yan ang pamamaraan, yun ang lunduin, yun ang objective, yun ang layunin. Why do you light the fire? Bakit papagningasin mo yung apoy? Upang ang tao, ang puso ng tao, magiging maka-Diyos, makatao, makabayan, makakalikasan. Angkop sa ating pananampalataya. Kaya kailangan, kung yun pala ang core values ng debate, hindi reading comprehension ang pinakamahalaga. Hindi mathematical skills ang pinakamahalaga. Ang pinakamahalaga, maka-Diyos, makatao, makabayan, makakalikasan. Bakit hindi tinuturo yan? Bakit hindi tinatasa? Bakit hindi sinusukat? Kung tagumpay ba ang DepEd na ikintal sa murang isipan ng mga kabataan niya? Wala na sana kaming trabaho masyado ang mga pare dahil ginawa na eh. Una sa bahay, tinuturoan na yung mga bata. Tapos pag pumasok sa school, ang tagal-tagal niyan dyan, 12 years yan, plus K, 13 years, na dapat maipasok sa isip nila at hindi lang parang balde, kundi magniningas yung kanilang puso para sila ay maging maka-Diyos, makatao, makabayan, makakalikasan. Hindi tayo maka-Diyos. Katoliko tayo, daming mga rosary at saka processions. Number one tayo. Minsan hindi, number two lang tayo. Na pinakakurap na pamahalaan ayon sa Amnesty International. Dami-daming namang nagsisimba. Bakit corrupt yung pamahalaan natin? So, balik tayo sa aking tanong. Ako ba tumutulong para mapagningas ang apoy na dinala ni Kristo? Ano ang layunin? Maka-Diyos, makatao, makabayan, makakalikasan. Paano natin gagawin? Simula pa lang. Tignan ka agad. Number one, systems perspective. Sabi ni Klaus Schwab sa kanyang libro, The Fourth Industrial Revolution. Kailangan ang systems perspective ngayon na dumating na, naghahari na sa buhay natin ang technology, artificial intelligence, robotics, blockchain technology, Internet of Things. Mas kailangan na huwag mo unahin yung sarili mo sa pagtingin sa kung ano ang dapat mong gagawin. Systems perspective. Sapagkat ang tao, sumasa katawang diwa. Diwa, napapaloob ng katawan at yung katawan na yan ay nakaugat sa isang lipunan, sa isang bansa, sa isang planeta, sa isang sansinukob. Sumas lamang ang systems perspective para magningas ang puso ng mga kabataan. Pangalawa ay ang analytic thinking. Yan, tinuturo na sa school yan. Huwag na nating critical thinking daw yan. Susuriin mo. Pero unahin mo muna kung saan nakaugnay yan. Dahil minsan kung suriin mo lang yung isang bagay na hindi mo tinitignan kung paano na lahat ng bagay magkaugnay, sabi ni Joey Ayala. Systems perspective, critical thinking, pagkatapos historical perspective. Makasaysayan dapat ang pagtingin mo. Ibig sabihin, isaisip mo yung nakaraan, sa puso mo yung kasalukuyan, isadiwa mo yung kinabukasan. Yung tatlo, ang pamamaraan para magningas ang puso, lalo na ng mga kabataan, tayo rin. Kailangan nating pagningasin uli kasi minsan naging abo na yan eh. Kakalimutan natin, the world, the flesh, and the devil, they all conspire to douse the fire in our hearts.
inaampat yung apoy sa ating puso ng mundo, sanlibutan, ng mga demonyo, at sa kanang ng ating sariling karupukan. Yung ipagdasal natin ngayon na mapaglabanan natin yan. Kasi, sabi ng Panginoon, naparito ako upang magdala ng apoy sa lupa, sana'y napagdingas ito, at upang maging karapat-dapat tayo na tawaging disipulo ni Kristo, kasapi ng kanyang simbahan, He is the head of the church. Dapat sasabihin ng ating budhi, ginawa ko na ang aking nakakaya sa kabila ng aking kahinaan at karupukan. Sinubukan ko na mapagningas, tumulong na mapagningas ang apoy na dala ni Jesus, ang banal na diwa. Yun ang atin pong panalangin ngayong linggong ito, sa misang ito. Sa lahat ng mga nanonood sa telebisyon, sumain niya sana, kagaya ng panalangin ko sa mga narito ngayon, ang pagpapala ng Espiritu Santo. Kasi siya yung nagdadala ng apoy. Sa Pentecostes, tongues of fire, mga dilang apoy ang sumanib sa mga apostoles. Kaya ang kanta ng mga charismatic, Come Holy Spirit, let the fire fall. Magsitayo po tayong lahat. Sabay-sabay po nating ipahayag ang taimtim nating paninindigan sa ating pananampalataya. Sumasampalataya ako. Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa, sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Maria ang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing. Nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw, nabuhay na maguli. Umakyat sa langit, nalulukluk sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng namatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Ama, ang iyong radikal na pag-ibig na aming nararanasan sa pamagitan ng iyong anak na si Jesus, ang siyang nagtutulak sa amin upang tumulong na mapagdingas ang apoy na kanyang dinala. Tulungan mo kaming lagi kang piliin sa lahat ng pagkakataon upang aming makamit ang kaganapan ng buhay. Kaya buong pagtitiwala kaming dumadalangin ngayon sa iyo, Ama, dinggin mo ang aming mga puso. Ama, dinggin mo ang aming mga puso. Sa diwa ng sinodalidad, maging tapat na daluyan nawa ng iyong biyaya ang mga pinuno ng aming simbahan sa kanilang pakikinig sa pangangailangan ng mga kawang ipinagkatiwala mo sa kanila. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang aming mga puso. Sa pagkaantig sa iyong labis at radikal na pag-ibig, Ama, pilinawa ng aming mga pinunong nasyonal at lokal at kaming mga mamamayan ang kabutihang pangkalahatan at pagkalinga sa kalikasan saan man at kailanman. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang aming mga puso. Sa aming pagtutulad sa iyong walang pasubaling pag-ibig, Ama, lumagunawa ang bawat pamilya sa pag-ibig. Tulungan mo ang bawat miyembro ng bawat pamilya na manatili sa pag-ibig, lalong-lalo na sa mga pagkakataong mahirap umibig. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang aming mga puso. Sa kanilang pagbabalik sa iyong piling, yakapin mo sa iyong pag-ibig ang aming mga yumaong mahal sa buhay. Manalangin tayo.
Ama, dinggin mo ang aming mga puso. Sa ilang sandali ng katahimikan, itaas natin sa Diyos ang ating personal na kahilingan, gayon din ang mga taong lubos na nangangailangan ng ating panalangin. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang aming mga puso. Diyos naming Ama, sa pagkakatawang tao, paglilingkod, pagpapakasakit, kamatayan, muling pagkabuhay ng iyong anak, pinamalas mo ang iyong radikal na pagmamahal at pagtubos sa amin. Tulungan mo kami na makatulong na pagningasin ang apoy na dala ng iyong anak upang kami rin ay maging tagapamagitan ng iyong pakikinig at kaligtasan sa pamagitan ni Kristo ang aming Panginoon. Amen. Manalangin kayo ang kapatid, pang itong ating pag-aalay ay maging kalugod-lugod sa Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Manaming lumikha, tanggapin mo ang mga alay upang magampanan ang pagpapalitan ng iyong kaloob at ng aming handog sa aming paghahain na iyon na rin binigay, upang kami maging marapat na iyong paunlakan sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. Taas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Manaming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Siya ay naging kapwa naming maaasahan upang may mangunang umako sa pananagutan dahil hangad mong magbago ang kinamihas ng pagkakanya-kanya ng sangkatauhan. Bunga ng pagtitiis, siya ay nanaig at ang kamatayan ay kanyang nalupi, ayat siya ang aming daan upang aming masapit ang iyong tapat at maaasahang pag-ibig. Kaya kasama ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Kaluwalhatian, Diyos anak.
manaming banal. Ikaw ang bukal ng lahat ng kabanalan. Kaya sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Noong gabi, bago siya ay pako sa krus, samatalang naghapunang kasama ang kanyang mga alagad, kumuha si Jesus ng tinapay, nagpasalamat sa iyo, Ama, hinati niya yon, binigay sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog ng dahil sa inyo. Sa ganun ding paraan pagkatapos ng hapunan, kinuha ni Jesus ang kalis. Muli siyang nagpasalamat sa iyo, Ama. Binigay niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis na aking dugo. Nang bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito panglagi ninyo kung maalaala. Pagbunyin natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa kamatayan at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya inialay namin sa iyo itong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Papasalamat kami sa iyo sapagkat minarapat mo kaming tanggapin sa mahal mong harapan upang maglingkod sa iyo. Pakumbabang isinasamo namin na kaming makikinabang ng katawan at dugo ni Kristo ay pag-isahin ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pagmamahal kasama ni Francisco na aming Santo Papa, ni Honesto na aming Obispo at lahat ng kasapi ng sambayan ng Kristiyano sa buong mundo. Alalahanin mo rin mga kapatid naming namatay na umaasang sila'y muling mabubuhay, gayon din ng lahat na mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong liwanag. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang katapusan. Kasama ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, kasama ni San Jose na kanya esposo, kasama ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Lakas loob nating tawagin ang Diyos na gumawa ng buong sansinukob ng mga buwan at mga bituin na ating Ama sa pagkaturo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos. Ah.
Nihiling namin, Panginoon, na iadya mo kami sa lahat ng masama. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan na palagian. Kung sa tulong ng iyong awa, lagi kaming maligtas sa kasalanan, malayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng muling pagbabalik ng tagapagligtas naming si Jesus Cristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Panginoong Jesus Cristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Kapayapaan pinagkakaloob ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya, tuwag ng aming kasalanan at karupukan. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng tanda ng kapayapaan ni Kristo sa isa't isa. Katawan, dugo na ating Panginoong Jesus Cristo, tagapagligtas ng mundo, nag-utos sa atin na tumulong upang magningas ang apoy na kanyang dala. Mapapalag ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Nawa ipagsanggal lang tayo ng katawan at dugo ni Kristo hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Espiritual na pakikinabang, aking Jesus, nananalig akong ikaw ay nananahan sa pinakabanal na sakramento. Mahal kita ng higit sa lahat ng bagay at nais kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Subalit sa sandaling ito, ikaw ay hindi ko matatanggap sa banal na komunyon. Naway tanggapin kita ng espiritual sa aking pagnanais na ito at pumasok ka sa aking puso. Niyayakap kita na parang naririto ka na sa akin at pinagkakaisa ko ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang ako'y mawalay sa iyo. Amen.
sila sa lupa, sumipol kang masigla. Matapos kang yurakan ng mga masasama, sumilang ang iwanan ng mga nawawala. Tinapay ng buhay, pagkain ng buka. Yesu, panis vitae donum patri. Yesu, fons vitae, fons vitae ague. Cibus et potus nostra. Manalangin tayo. Manaming mapagmahal, sa banal na pakikinabang, si Kristo ay aming pinagsaluhan. Nihiling namin kami maging katulad niya sa langit, pakundangan sa kanyang pagiging aming kaparis bilang tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po. Ang ating mga kapatid na biktima ng lindol na may magnitude 7.1 kamakailan lamang sa Abra at Ilocos Region
ay kumakatok sa inyong mga puso, humihingi ng tulong panalangin at tulong pinansyal para sa kanilang mga pangunahing pangangailangan. Para po sa inyong donasyon, magkakaroon po tayo ng second collection bilang tulong at pagtugon sa kanilang mga pangangailangan. Maraming salamat po sa pagsuporta. Lubos na nagpapasalamat, Reverend Father Ronnie Crisostomo, SVD Shrine Rector. Magsitayo po para sa Oratio Imperata. Mahabagin at maawaing Ama, inaamin namin ang aming mga kasalanan at mapagkumbabang dumudulog sa iyo upang makatagpo ng pagpapatawad at buhay. Nagsusumamo kami sa iyo upang hilingin ang iyong patnubay laban sa COVID-19 na nagpapahirap sa marami at kumitil ng mga buhay. Tunghayan mo kami ng may pagmamahal at ipag-adya kami ng inyong mapaghilom na kamay mula sa takot sa kamatayan at karamdaman. Itaguyod mo kami sa pag-asa at patatagin sa pananampalataya. Gabayan mo ang mga dalubhasang naatasan na tumuklas ng mga lunas at paraan upang ihinto ang paglaganap nito. Pagpalain mo ang aming mga pagsisikap na mawakasan ng mga nalinang nagamot ang pandemya sa aming bayan. Patnubayan mo ang mga lumilingap sa may sakit upang ang kanilang pagkalinga ay malakipan ng husay at malasakit. Pagkalooban mo sila ng kalusugan sa isip at katawan, katatagan sa kanilang paninindigang maglingkod at ipagsanggalang sa karamdaman. Itinataas namin ang mga nagdurusa, makantanawa nila ang mabuting kalusugan. Lingapin mo rin ang mga kumakalinga sa kanila. Pagkamitin mo ng kapayapaang walang hanggan ang mga pumanaw na. Pagkalooban mo kami ng biyaya na magtulong-tulong, tulong sa ikabubuti ng lahat. Pukawin sa aming mga pagmamalasakit sa mga nangangailangan. Sa pagdamay at malasakit namin sa bawat isa, malampasan nawa namin ang krisis na ito at lumago sa kabanalan at pagbabalik loob sa iyo. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Hesukristo na nabubuhay at nagaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, Diyos magpasawalang hanggan. Amen. Dumudulog kami sa iyong patnubay, mahal na ina ng Diyos. Pakinggan mo ang aming mga kahilingan sa aming pangangailangan at ipag-adya mo kami sa lahat ng kasamaan, maluwalhati at pinagpalang birhen. Amen. Amen. Mahal na birheng mapagpagaling sa may sakit, ipanalangin mo kami. San Jose, ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, ipanalangin mo kami. San Roque, ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, ipanalangin mo kami. San Arnold Jansen at Joseph Reina Dimitz, ipanalangin mo kami. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Magsiyuko kayo habang ginagawad ang pagbabasbas. Manaming mapagpala, ang mga nakikiusap na makapamalaging tapat sa iyo ay manatili nawang nananalig sa iyong pag-ibig, nagpapalaganap ng apoy ni Kristo sa buong daigdig sa pamamagitan niya na aming Panginoon. Amen. Pagpalain kayong lahat na mapagmahal, makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos ng misa, humayo kayong taglay ang kapayapaan upang ang apoy ng Panginoon ay pagningasin sa buong sandaigdigan. Salamat sa Diyos. Nagpupuri sa Panginoon, nagagalak.
aking espiritu sa aking tagapagligtas, sapagkat nilingap niya kababa ng kanyang alipin. Mapalad ang pangalan ko sa lahat ng mga bansa. Ang puso ko'y nagpupuri, nagpupuri sa Panginoon. Nagagalak ang aking espiritu sa aking tagapagligtas.